Of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Inutusan ng French Arbitration Court ang Malaysia na bayaran ang mga tagapagmana ng Sabah, ang Sultanate of Sulu, ng almost $15 billion dahil sa pagbayad ng renta ng Malaysia sa Sultanate of Sulu. Maraming resources kagaya ng langis ang napapakinabangan ng Malaysia na para sana sa Pilipinas. Para sa kalaman natin na ang Sabah ay pagmamayari ng Sultanate of Sulu at sila ay nasa lokasyong Mindanao. So nasasakupan ito ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang Sabah ay pagmamayari ng Pilipinas, hindi ng Malaysia. So bago natin simulan ang ating topic, panoorin ang trending na video nagkakagulo sa gobyerno ng Malaysia. Telah memenuhi kriteria SIA serta memperoleh regulatory impact. This is my floor. Hey, ini soal Sabah yang Bapak Menteri. With permission, I know the law. Ini soal kedaulatan negara. Pending order, Tuan Speaker. Ini soal kedaulatan negara. Telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh. Hey, kami nak Sabah, kamu mau? Bago natin ipagpatuloy, shout out muna kay Bench Maglaya na solid nating taga-subaybay sa Marcos nating usapin. Kung gusto mo rin magpa-shout out, just comment at isa-shout out kita sa next video. Mula noong 1700, binigay ng Sultan ng Brunei ang Sabah sa Sultan ng Sulu. Ito ay niregalo dahil tinulungang magapi ang rebelyon sa Brunei at sila ay nagtagumpay. So bilang pasasalamat ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu, binigay niya ang North Borneo o ang tinatawag na ngayon ay ang Sabah. Fast forward sa taong 1878, pinaupahan ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company at noong pinanganak ang Malaysia noong 1963, nilipat sa Malaysia ang pagrenta. Therefore, Malaysia na ang nagpapatuloy na nagbabayad ng renta ng Sabah sa Sultan ng Sulu. Subalit, tinigil ang pagbabayad ng renta ng Malaysia sa Pilipinas noong 2013. Ano kaya ang magiging hakbang ni President Bongbong Marcos sa usaping pag-claim ng ating teritoryo? Panoorin ang sona o panoorin ang video na patungkol sa foreign policy. Foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. At talaga namang susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang usaping foreign policy kagaya ng usaping West Philippine Sea at ang Sabah na pagmamayari ng Pilipinas, hindi pagmamayari ng Malaysia. Kung gusto mo ang mga ganitong usapin, huwag kakalimutang mag-like, subscribe with bell para lagi tayong updated sa mga bago natin i-upload.